sa mga tikoy, sa ating ingredients para sa ating ginataang halo-halo. Simple lang ang ingredients natin mga tikoy sa hindi masyadong marami. Kagaya itong kamote, saging, ang ating tapioca pearl na nilagyan ko na kanina at nilagyan ko na ng konting asukal at vanilla. Siyempre ang ating glutinous rice o yun bilo-bilo yung malagkit. At ang ating gata ng nyog. At ang pinakabida sa ating ingredients, ang ubi condensed creamer. Instead na pangkaraniwang gatas, kagaya ng evaporated na gatas, ang ihalo natin, ito na lang. At hindi na natin masyadong lalagyan ng asukal. O kung mag-add man tayo ng asukal, unti na lang kasi matamis na ito eh. Yan. So, simulan natin pagluto. Ilalagay muna natin ang ating tapioca. Siyempre, lagyan natin yan ng asukal. Para may lasa na siya mamaya pag hinalo natin sa ating ginataang bilo-bilo. Ah, ginataang halo-halo pala. Sorry. And then, mag-add tayo ng vanilla. At least mga 1 tablespoon of vanilla. 1 teaspoon pala. Kaya lang natin siya kumulo mga tikoy hanggang sa malumambot siya. Pakuluan na natin itong gata. Mga tikoy, bukod sa gata, mag-add tayo ng 6 cups of water. Para naman hindi masyadong matuyo ang ating ginataang halo-halo. Ngayon, takpan natin mga tikoy. Hayaan muna natin kumulo bago natin i-add ang ibang ingredients. Ngayon mga tikoy, malapit na siyang kumulo. I-add natin agad ang ating tapioca pearl, yung niluto natin kanina kasi medyo half-cooked pa siya para maluto siya ng husto. Mga tikoys, hindi na tayo masyadong mag-add ng sugar, katulad ng sinabi ko kanina. Dahil itong tapioca pearl ay may sugar na. At yung gagamitin natin gatas, i-condense. Condense na ubi flavor. Takpan muna natin ulit mga tikoys para kumulo. Ayun mga tikoys, yan ha. Kumukulo na siya. Ayan mga tikoys, kulong-kulong na. Ayan habang kumukuha, ilagay na natin ang ating kamote. Takpan muna natin ulit mga tikoys. Medyo singawan natin para hindi mag-aapaw kasi gata ito, may tendency umapaw. Ngayon mga ati guys, i-add naman natin ang ating saging na saba. Yan.
lagi ating tapioca flour. Ito yung ating condensed milk ubi flavor. Ayan. Ito yung twist, mga tikoys. Instead na regular milk ang gagamitin natin, ubi flavor ang gagamitin natin. Isang lata ito, mga tikoys, ng ubi creamer. Mga tikoys, hindi ito sponsored, ha? Back end naman. Jersey. Ayan mga tikoys. Halo-halo lang nga natin. Ayan o, OB color na siya. Tikman nga natin. At tayo na OB sugar mga tikoys ha. At tayo ng 1/4 cup of sugar para medyo matamis siya kasi sakto lang ang lasa niya. Pero kung gusto nyo medyo matamis, nagdaman nyo. Mga ati ko is bibigyan ko kayo ng tip ha, para ma-enhance yung tamis ng ating niluluto. Kagaya nitong ginataan ng halo-halo or kaya biko or ube, mag-a-add tayo ng unting asin, at least mga 1/4 teaspoon of salt para ma-enhance yung tamis niya, para hindi kayo dagdag ng asukal. At least nakatipid na kayo, hindi pa nakasama sa kalusugan ninyo, di ba? At sa totoo lang, pagka nag-a-add kayo ng asin, hindi nakakaumay yung tamis ng pagkain. Nababalansin niya yung lasa. Ngayon, kumukulo siya mga tikoys, ilalagay na natin ang ating glutinous rice o yung bilo-bilo. Pagkadikit-dikit mga tikoys, pag-iwalayin nyo kasi mamaya pag nagluto yan, dikit-dikit yan pagka hindi yung pag-iwalay. Yan. Siguraduhin nyo yung iwalay para mamaya iwalay din siya, hindi siya dikit-dikit. Ito yung malaki talaga siya kaya siya nagkakalit-dikit. Ngayon haluin natin mga ati ko is pag lumutang na yun ating glutinous rice na bilo-bilo, ibig sabihin niyan, luto na. So, hihintay lang natin siya lumutang. Huwag na ninyong takpan kasi baka aapaw lang siya. Mga tiko, hihintayin lang natin lumutang yung ating glutinous bilo-bilo. Para lang yung palitaw, pag lumutang,
Luto na siya. Ito yung twist ng ating ginataang halo-halo, ang ating ubi flavor na condensed. Kasi wala tayong ube, so yung ube flavor na gagamit ang ginamit natin. Ayan, masarap na. Sakto lang yung tamis. Kaya kung gusto niya lang mas matamis, eh, nasa inyo na po yung kung gusto niyo mag-add ng sugar. Ayan na mga ating koys, gumutang na siya. Ibig sabihin, luto na siya, pero pakuluan pa natin ng unti para luto na ito. Kulay ubi talaga siya mga ating guys, huwag kayong magtataka. Ayan mga ating boys, luto na po siya. Ayan. Kulay ubi na siya mga ating guys, syempre kasi ubi flavor ang ginamit nating condense. All gatas. Yan ang mga ating guys, ang ating ginataang halo-halo with a twist. Ang ating gamit ay ang ube creamer. Imbes na regular milk, ube flavor ang ginamit natin. Okay, yan mga ating guys, enjoy kayo dyan.